Tunghayan po natin ang kwento ng isang OFW dito sa Saudi Arabia. Siya si Kois Alvin TV. Nagtatrabaho siya sa SNB bilang isang receptionist. Pag natapos ni Kois Alvin, yung oras niya sa kanyang trabaho, rumarakit to o yung tinatawag na part-time. Kasi para sa kanya, mahalaga ang bawat oras. Si Kois Alvin ay mahilig sa mga sports. Kaya pagkatapos ng kanyang trabaho, dahil ang kanyang trabaho ay 8 hours lamang kanyang duty, rumarakit ito o yung tinatawag na part-time. Minsan nagtuturo siya ng mga basketball, badminton, DJ, at pinasok niya rin niya ang pagiging clown. Bawat oras sa kanya ay mahalaga. Minsan kinausap namin si Kois Alvin na subaybayan ang kanyang part-time para matunghayan kung ano ang realidad sa pagiging isang OFW na nagpa-part-time. Habang pinagmamasdan namin siya na nagme-makeup, bawat oras sa kanya ay mahalaga. Pagkatapos ng 8 hours na kanyang duty, diretso siya sa kanyang racket o part-time. Si Kois Alvin ay tubong Pasay. Meron din siyang 4 na anak at siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya. 28 years na siya nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Sa loob ng 28 years na yun, palipat-lipat siya ng mga employer. Habang pinagmamasdan namin si Kois Alvin, imbis na matatawa kami dahil sa itsura niya, naiiyak na lamang kami dahil sa kwento ng buhay niya. Habang pinapanood namin si Kois Alvin or pinagmamasdan kung paano niya baguhin yung pagmumukha niya bilang isang clown, naisipan na lang namin na tulungan siya para palubuhin yung mga lobo kasi kailangan niya yun sa kanyang presentation. Sa paglalagay pa lang ng hangin sa lobo, medyo nahihirapan na ako. Kaya nga hindi ako nag-asaway kasi hindi ako marunong magbomba. The boys and girls. Ano ba yan? Halika kayo dito ako eh. Paglalaro tayo ah. Ayan. Okay. Now, can I have... I can have it. Yes. Alright. Okay. Here is the challenge. You know what you have to do? What you have to do, you will not drink the water, of course. What you have to do, you will put a water to your mouth. Make it full. Uule, pagkaulo, uule. Okay, teacher. Okay, okay, okay. Happy birthday to you.
One more. Di ba may mga racket ka pa? Paano mo pinagkakasya yung oras mo sa pamilya mo at saka sa trabaho mo? Yung trabaho ko naman kasi, from 8 in the morning up to 5. So, meron akong extra time after 5 o'clock. At saka, ang day off ko kasi ay Friday at saka Saturday. So, yung mga racket ko, tulad ng nagtuturo ako ng basketball, under dun sa isang institution dito na academy, after 6 o'clock naman kasi yung turo. Then, yung turo ko ng badminton, Sabado naman siya na from 10 a.m. to 12 p.m. Tapos yung ibang racket ko, like yung magka-clown, minsan naman Thursday ng gabi or Friday ng, depende kung anong oras, sa hapon or sa gabi. Most of the time, yung clown ko naman is sa gabi. Bukod sa kwento mo, ang sabi mo is naka 28 taon ka na dito sa Saudi Arabia, tama? Yes, 28 years na po ako dito sa Saudi Arabia. Nag-start ako mag-abroad 1994 to 1996. Nasa Daman po ako. Oh, okay. Sa loob ng 28 taon na yun, ganun lagi yung ginagawa mo? No, actually yung part-time ba ang tinatanong mo? Yung part-time Yung racket, yung part-time. Racket, yung racket, recently lang yan, nung hindi na masyadong mahigpit ang Saudi Arabia. Pero noong araw kasi, talagang bawal talagang mag-part-time. Hindi mo magagawang mag-part-time kasi naka-accommodation kasi ako noon. Last katanungan ako sa'yo. Sa loob ng 28 taon na yun, meron bang masamang nangyari sa'yo? Ano yung may kwento mong nangyari or yung hindi mo makakalimutan bilang isang OFW? Naghiwalay kami ng asawa ko because of something. Pero Karamihan kasi sa mga OFW, di ba, naghihiwalay. Pero nakayanan mo naman yung problema ganyan. Tayo na nag-a-abroad, na nagkakaroon ng something na pagsubok na yung mga partner natin sa buhay doon sa Pilipinas ay sumasama sa ibang lalaki o ibang babae. Kumbaga, yung problema mo o yung hindi mo makakalimutan problema is sa Pilipinas. Yung nandito ka sa Saudi Arabia. Yung nandito sa Saudi Arabia naman. Ang pinaka-worst na nangyari sa akin dito ay nakulong ako dito. Bakit? Bakit nakulong ako ng 2 linggo. Ang naging dahilan ng pagkakulong mo, yung pagtakas ko sa kapatid ko. Pagtakas mo sa kapatid mo. So, sa buong buhay mo, wala ka bang pinagsisisihan kung bakit mo pinasok yung buhay ng isang OFW? Well, actually, being an OFW, hindi ko kailanman pinagsisihan na nagpunta ako dito sa bansa ng mga Arabo. Kasi ito yung naging stepping stone ko para maibigay ko yung pangailangan ng pamilya ko. Kasi hindi lang naman yung sarili kong pamilya na yung asawa ko at mga anak ko kundi yung pangailangan ng mother ko, father ko, kahit papaano naman tumulong naman ako sa kanila doon sa mga pangailangan nila. Yung mga kapatid ko, pag humihingi ng tulong, nagbibigay din naman ako sa kanila ng tulong. At dito ko naranasan yung kahalagahan ko bilang isang tao.